bumababa daw yung ano platelets niya. Tapos ni-recommend kami na sa Pendia nga daw siya dadalhin. For today's video is tatalakayan natin yung about sa hand and foot and mouth disease. Nagkaroon si baby noon nung September 10 ata, September 10. Pero hindi pa lumalabas yung mga sintomas na yung butlig-butlig. Ano pa lang siya, parang nilalagnat. Ayan yung mga picture, makikita nyo yung naging ano ni baby. Alam ko tapos na ata siyang ipa-check up namin yung ayang mga picture na yan. Tapos na ata namin na siya mapa-check up. Nung September 12, nilalagnat na siya. Tapos nung 13, dun lumabas yung mga butlig-butlig. Akala namin dengue. Kasi uso rin yung dengue noon. So ayan guys, makikita niyo yung video ni baby. Medyo okay-okay pa siya nan. Pero lumalaki na yung parang bilog-bilog niya yung, ayun nga, yung hand, foot, and mouth disease niya. Ayan o, umaano-ano pa siya, naglalaro-laro pa siya dyan. Kaya sobrang iyak talaga ako ng iyak, hindi ko alam gagawin, ninenervous ako. Tapos pumupunta na ako sa mga kapitbahay, nagtatanong ako kung ano ba ito, kung dengue ba yan. Tapos, ayun, kinabukasan, doon na namin siya pina-check up. Pumunta kami ng center ata yun o clinic, doon sa, dito sa amin banda, malapit. Doon muna namin siya pina-check up. Nagpila kami ng mahaba. Inabot din kami ng isang oras. Tapos, nung tinest na si baby, nung kinuha na siya ng dugo, ano, bumababa daw yung ano, platelets niya. Tapos, ni-recommend kami na sa Pendia nga daw siya dadalhin. Eh, kailangan namin makuha yung parang result para mapakita namin sa Pendia. Eh, bawal daw, hindi daw pwede. Kaya yun, tumakbo kami sa Pendia niya. Tumakbo kami sa Pendia niya. Tapos yun, parang, di ko alam kung tinest siya, ano ni, nakalimutan ko na. Tapos tinignan lang yung ano niya. Tinignan lang yung parang itsura ng mga butlig-butlig niya. Kasi sobrang namumutla na si baby nun, kaya sobrang takot na rin ako nun. Nanginginig na ako nun. Gusto ko nang umiyak talaga. Umiiyak ako, pero hindi ko pinapakita. Yung parang luha-luha lang, tulo-tulo onte. Tapos yun, buti magaling talaga dun sa pinagtalagang Pendia neto. Dun talaga kami nagpapa-check up. Dun din ako nanganak sa kanya. Eh, kaya lang namin pinunta dito kasi mas malapit. Kasi sobrang ninenervous na kami, baka anong mangyari. Kaya dito lang muna kami sa malapit nagpa-check up. Tapos yun, nung nirecommenda na kami dun sa Pendia neto, dun na kami pumunta. Ayun, sabi nga daw may hand and foot and mouth disease si baby. Kaya sobrang parang kumalma na ako kasi buti na lang hindi dengue. Kasi piling ko mas delikado ang dengue, diba? Kaya yun, dun ako kumalma, naging okay ako. Tapos, ayun, niresetahan na siya ng gamot. Ang daming reseta sa kanya. Umabot din kami ng 1,000 nun. Kasi sa dito din sa loob ng bibig niya, umaabot din pala yung parang sugat dun. As in, buong katawan meron. Pero buti na lang talaga na agapan. Nakakahawa daw yun kapag kunwari yung isang tao merong hand, foot, and mouth disease. Kailangan pag hahawa ka sa kanya, pag uuwi ka ng bahay, maliligo ka at magpapalit ng damit. Hindi mo pwedeng suotin ulit yung damit na pinagdikitan mo sa taong may sakit kasi mahahawa agad ang bata. Ayun, feeling ko dun siya nahawa. Kasi uso yun eh. Uso yun dati nung ano, September, yung mga bandang September. Kaya guys, kapag may, kunwari parang may nararamdaman yung anak nyo, may mga sakit-sakit, ipa-check up nyo agad. Kasi hindi natin masabi, diba? Kaya yun, shinert ko lang yung nangyari sa baby ko nung nagkaroon siya ng hand, foot, and mouth disease. Shinert ko lang. Kaya kapag may na-encounter kayo na may ganong sakit, tapos lumapit, kunwari yung asawa niyo lumapit doon, maligo siya bago siya umuwi, bago siya umawak dito sa baby, sa anak. Maligo muna siya tapos magpalit ng damit.
ayun yung advice ko. So, ayun, naging okay naman yung baby ko noon. So, thanks God talaga. So, dito na po nagtatapos ang ating video. Please like and subscribe to my YouTube channel. Sa mga di pa nakaka-subscribe dyan, mag-subscribe na po kayo. Ang kulit ni baby. Thanks for watching. Bye!